Sa mga farmers naman po, Mr. Speaker, ay wala po tayong madi-displace na farmers dahil yan pong lugar na binili. And I would like to say that I am fully supportive of this franchise, Mr. Speaker, honor, and I would like to request our... Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Minority Leader, Benvenido Abante. The Honorable Minority Leader, by the name of Representative Abante, is now recognized. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you for Majority Leader for withdrawing the period of interpellation para... makapagtanong lang ng kaunti sa ating kinaganagalang at batang-batang sponsor po ng bill na ito. Pwede po ba? Pwede po. Mr. Speaker, lalong-lalo na sa minamahal natin at ginagalang na Bishop at Minority Leader, Bishop Benny Abante. Okay, naalala ko maraming taon nakakaraan, Mr. Speaker, Your Honor, na yung pong ginawang napakalaking airport doon sa Japan, particularly doon sa Chiba Prefecture, ito yung po yung modernong airport sa Tokyo, ay na balam din at nabinbin sapagkat ito po ay nais pigilan ng mga ilang mga environmentalists. Subalit naitayo rin po ito after so many years at napakinabangan po ng marami at ngayon po ay pinapakinabangan pa ng bansang Hapon at malaking pera ang binibigay nito sa ekonomiya ng Japan. Ganun din po ba maaaring mangyari, Mr. Speaker, Honor, kapag pinatayo po ng San Miguel Corporation ang airport na ito sa Bulacan? Opo, Mr. Speaker, at sana po dahil Pilipino tayo, sana mas maganda pa ang mangyari dito sa ating bansa, Mr. Speaker. Okay. Meron po bang, Mr. Speaker, Your Honor, nais ko lang po maging malinaw kung meron po mga na-displace tayo na mga mamalakaya, mga magkasaka doon po sa mga lupain na siyang binili ng San Miguel Corporation upang ipagawang airport na ito? Mamamalakaya po, Mr. Speaker, ay sa labas po ng lupain na binili ng proponent po nitong prangkisang ito, kaya wala pong madi-displace na mamamalakaya. Bagamat may mga restriction po ang pamamalakaya sa lalawigan ng Bulacan, dahil malaking lambat lamang, malaking butas lamang o mata ng lambat ang umuobra sa ating lalawigan, hindi po pinapayagan lahat ng mamamalakaya na pumasok dito, lalong-lalo na kung illegal yung pamamalakaya. Sa mga farmers naman po, Mr. Speaker, ay wala po tayong madi-displace na farmers dahil yan pong lugar na binili ng San Miguel Corporation ay private lands po, Mr. Speaker. Ang sinasabi po natin na 200 pamilya na madi-displace ay yung mga kabahayan, 200 kabahayan na dati ay mangingisda sa lugar ng Bulacan-Bulacan na kailangan ilipat dahil sila mismo ay tatamaan ng lugar ng airport. Bagamat patuloy pa rin naman po at dati na po nating binabantayan at patuloy pa rin nating babantayan gamit po ang oversight ng Kongresong ito, kasama na rin po ng ating sariling inisyatibo na masiguro na patuloy ang kabuhayan po hindi lang nung 200 pamilya na ililipat ng San Miguel doon din sa mismong bayan ng Bulacan-Bulacan, kung hindi pati po lahat ng mga mangingisda sa lugar po na magiging adjacent o malapit sa itatayo na New Manila International Airport, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, ilan pong barangay ang nakakasakop sa 1,600 hectares?
Sa ngayon po, Mr. Speaker, ay dalawang barangay pa lamang ang nakakasakop dito, ang barangay Taliptip at barangay Bangbang, Mr. Speaker. At ilan po dito ang ilang daan pong pamilya ang nasa dalawang barangay na ito? Mr. Speaker, collectively po o sa pinagsama po na dalawang barangay na yon ay 200 pamilya po yung ang bilang ng mga pamilya, bagamat hindi po natin alam kung ilan sa 200 na yon yung taga Bangbang Bulacan-Bulacan at ilan sa 200 na yon yung taga Taliptip. Pero sa pinagsamang dalawang barangay po ay 200 pamilya po ang bilang nito, Mr. Speaker. Okay, so therefore, kung 200 pamilya po yan na ibig sabihin po, nabili na po ng San Miguel Corporation lahat po ng mga lupain ng mga residente sa dalawang barangay na yan. Hindi po nila nabili yung buong barangay, Mr. Speaker, dahil sa barangay pa lamang po ng Bangbang ay humigit kumulang 4,000 hanggang 5,000 po ang kabahayan dyan. Ang nabili po nila ay yung mga private lands na pagtatayuan ng airport na hindi naman po masyadong pinamamahayan ng mga tao. Ngunit meron pong 200 pamilya na nakatira dito sa sukat na 1,600 na ektarya, Mr. Speaker. Yung pong lugar na maraming tao o pinamamahayan ng karamihan doon sa humigit kumulang 10,000 hanggang 12,000 na naninirahan sa barangay Bangbang pa lamang ay hindi po kasama doon sa lugar na nabili at gagamitin ng proponent po ng airport na ito na pinagdarasalan po na magkaroon ng prangkisa, Mr. Speaker. Mr. Speaker, wala po bang nagprotesta sa mga 200 pamilya sa gagawing airport na ito, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, medyo garbled po yung katanungan. Maaari po bang ulitin ng ating minamahal na Obispo Benny Abante yung kanyang katanungan, Mr. Speaker? Mr. Speaker, narinig mo na ako, Your Honor. Medyo malinaw na ba? Medyo garbled lang po talaga, Bishop. Okay. Ulitin ko. Yung doon po sa 200 na pamilya, wala po bang nagprotesta o nag-oppose sa airport na ito, Mr. Speaker, Your Honor? Nung mga nakakaraang taon po, nung mga naunang taon po, Mr. Speaker, ay meron pong mga nagpo-protesta. Ngunit nung pong nakausap na ng proponent at natapos na po yung pagbabayad sa kanilang mga lupa, ay wala na pong nagrereklamo sa panahong ito, Mr. Speaker, Bishop Benny. Sa makatweet po, Mr. Speaker, ay contento na po at satisfied po yung 200 pamilya sa San Miguel Corporation sa paggawa mo ng airport. Yung 200 pamilya po na yan ay hindi po natin nariringgan pa na magreklamo simula po nung sila ay nagkausap na ng proponent po na San Miguel Corporation at nabayaran na yung kanilang lugar. Kaya po sa panahon pong ito ay masasabi natin na sila ay satisfied pa. Pero sa panahon po na sila ay magrereklamo na, bukas pa rin naman po ang ating tanggapan para po pakdinggin at pakinggan po kung ano man at kung magkakaroon man sila ng reklamo, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Honor, pinag-uusapan po yung environmental hazard po dito, no? Mayroon po bang ginagawa ang San Miguel Corporation to be able to address the environmental hazards na maaari pong mangyari sa pagpapagawa ng airport na ito? Nilinaw po, Mr. Speaker, ng proponent nitong prangkisang ito na paigtigin ang pagtatanim at pagbabantay sa mga mangrove sites
kung saan pinangingitlogan po ito ng ating mga isda upang mas tumaas po at dumami ang huli ng mga mangingisda sa mga lugar na malapit po sa proposed po na franchised airport, Mr. Speaker. At dulot po nito, inaasahan po na mas marami pong isdang mahuhuli at mas magiging malaki po ang kita ng mga mangingisda sa mga lugar na malapit po sa airport ng prangkisang ito, Mr. Speaker. Makatuwid po, Mr. Speaker, ay hindi po masisira o walang sisirain. Manapay, pag-iitingin pa po ang mga mangroves na ito at ang karagatan po natin doon sa Bulacan at mga Ilocailugan. Tama po, Mr. Speaker. Okay, nabanggit po ninyo na ito pong airport na ito ay mag-generate ng 200,000 hanggang 1,000,000 trabaho. Ano po? Kailan po magsisimula ito? Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, 6 na buwan po pagkatapos pong maisa batas ang prangkisang ito, ay obligado po ang proponent na umpisahan ang proyektong ito, Mr. Speaker. Kaya po masasabi po natin na 6 na buwan o bago man dumating yung 6 na buwan pagkatapos mong maisa batas ang prangkisang ito, ay mag-uumpisa na po nating maramdaman yung 200,000 hanggang 1,000,000 na panibagong trabaho na magagawa nitong prangkisang ito na magkaroon ng isang bago at modernong airport ang ating bansa, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa mga manggagawa po dito sa airport na ito na magsisimula 6 months after this the franchise is approved and becomes a law, yung po mga magagawa po ba, ang prioridad po ay ang probinsya ng Bulacan? Prioridad po ay ang mga manggagawa mula mismo sa Bulacan-Bulacan, probinsya ng Bulacan, at mga karatig lugar po, kagaya po ng Metro Manila, ng Pampanga, ng Laguna, ng Cavite, ng Rizal, at wala naman pong nagsasabing probisyon na bawal po dumayo yung iba nating mga kababayan sa lugar na ito, bagamat binibigyan lang po ng papahalaga yung mga tao po na mismo po na malapit sa itatayo natin na airport na maunang mag-apply sapagkat mas madali po sa kanila dahil doon lang amang po sila nakatira, malapit doon sa gagawing airport, Mr. Speaker. Ngunit wala pong prohibisyon para sa mga taga Visayas o taga Mindanao o saan ka man sa bansa na magtrabaho po sa airport na ito, lahat po ay pinapayagan, Mr. Speaker. Tinanong ko po ito. Nais ko pong madiin na puro po mga Pilipino ang magiging manggagawa po dito. Hindi po tayo kukuha ng mga estranghero tulad po ng, for example, like mga Chinese workers o mga alien po na kukunin natin para magtrabaho po sa airport na ito. Puro mga Pilipino po, Mr. Speaker, at sa loob po ng franchise committee ay napag-usapan po na puro Pilipino ang magtatrabaho dito, lalong-lalo na kung may sapat namang kakayahan sa pagpapatakbo ng teknolohiya ang ating mga kababayan, hindi po tayo magbibigay ng job order para sa mga alien dito sa proyektong ito, Mr. Speaker. At sa panahon po natin ngayon na tayo ay may pandemya, talaga namang kailangan ng ating mga kababayan ng trabaho. At ito po ay isa sa mga kasagutan. Parang hulog na po ito ng langit sa atin, Mr. Speaker, Mr. Interpellator, Minority Leader. Mr. Speaker, Your Honor, ang airport po, hindi naman ito BOT project, no? BOT po ito, Mr. Speaker. BOT.
So therefore, after 50 years, Mr. Speaker, Your Honor, ito po ay pupunta sa national government. Tama po, Mr. Speaker. Okay. Now po, ito pong airport na ito, this airport project, no, na nagkakahalaga ng 740 billion pesos of infrastructure investment na manggagaling po entirely out of the coffers of San Miguel and his partners. Ano po? Eh, nakapagsimula na po silang gumastos niya. Ano po? Ano po mangyayari if San Miguel cannot produce the funds? Pagka po hindi kayang ma-produce ang pondo ng San Miguel Corporation sa naibigay na tala ng anim na buwan, ay magkakaroon po ng cancellation po itong prangkisang ito, Mr. Speaker. At hindi po gugustuhin ng ating mga proponent na makansela ang kanilang prangkisa. Okay. Mr. Speaker, Honor, meron po ba tayo mga mechanisms na naisama na po sa proposed law to ensure that San Miguel Corporation will keep its promises? Opo, Mr. Speaker, sa katunayan, kung meron po ni isang provision dito sa batas na ito na hindi masusunod ng San Miguel Corporation, automatic po kaagaran, pwede pong i-revoke mismo ng committing ito ang kanilang prangkisa at malaking pondo po at pera, pagod ang mawawala at masasayang sa San Miguel Corporation, Mr. Speaker. Okay, Mr. Speaker, how will San Miguel Corporation recover its investments in the long run or in the short run, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito po ay paliparan, kaya sa airport operations po ang pagre-recover ng San Miguel Corporation dito sa kanilang investment, Mr. Speaker. Siyempre, may mga bayad po lahat ng gumagamit ng airport ng San Miguel Corporation. At inaasahan po na sa dami po, meron po kasi tayong lag o kaya kakulangan na pasilidad para sa 21 million na pasahero sa ating bansa. Yung pong 10 airport ay kada taon ay inaasahan po na kaya lamang talaga nila ng 10 milyon na pasahero. Ngunit sa panahong ito po, kaya po tayo ay puro delay ng delay, ay dahil 31 million po yung gumagamit na pasahero na dapat ay 10 milyon lamang ang limitasyon para sa ating apat na airport. Kaya po, napakalaki po ng airport na ipapagawa ng proponent nitong prangkisang ito, sapagkat gusto po nating mabigyan ng luwag yung mga airport natin na sikip na sikip na. Yung dati pong isa lang yung runway ang ipapagawa po ng proponent ng airport na ito ay 4 hanggang 8 na runway, Mr. Speaker. Ibig sabihin, 4 hanggang 8 beses na mas mapabilis ang biyahe, mas maginhawa. At ito po ay nakalabas sa Metro Manila, kaya ito po ay makakapagbigay ng dagdag na kaluwagan sa traffic congestion ng Metro Manila, na sinasabi nga ang Metro Manila ay nawawalan ng kita ng 1 hanggang 3 billion araw-araw dahil lamang sa traffic, Mr. Speaker. Mr. Speaker, isang tanong na lamang po. Ako'y nagpapasalamat sa mga kasagutan. Ito po mga tanong na ito ay para maging malinaw po sa ating taong bayan na kailanman ay hindi po magiging gambala itong airport na ito sa ngayon or in the future. Ngayon, isang lang itong tanong, Mr. Speaker, tapos na po ako, Your Honor. Under the profit sharing agreement doon sa franchise bill, ano po? San Miguel subsidiary in charge of operating the airport will share half of its profits to the government above a 12% profit margin and all profits above 14%. Ano po? Mr. Speaker, ito pong bill natin na ito ay napag-usapan na po natin ng proponent na hindi na po profit sharing. Ibibigay na po yung 100%
sa gobyerno, Mr. Speaker, hindi na po paghahatian yung sosobra sa 12%. Buo na pong ibibigay sa gobyerno sa pakikipaglaban na rin po ng ating mga kasama, kagaya po ninyo, Bishop Benny Abante, ng ating mga kasama, Sharon Garin, Joey Salceda, Mark Go, Ted Haresco, ACT Teachers Party List, at marami pa pong iba, Mr. Speaker. Salamat po sa lahat ng kasagutan na naging malinaw po sa akin at palagay ko po sa mga taong bayan nagikinig po sa interpellation na ito. And I would like to say that I am fully supportive of this franchise, Mr. Speaker, Your Honor, and I would like to request our sponsor to please include me as one of the co-authors of this bill, Your Honor. Maraming salamat po. Kinalulugod po namin, Mr. Speaker, at maraming salamat po mula sa ating interpellator, Minority Leader Bishop Benny Abante ng Lungsod ng Maynila.